Salamat po sa BMW. Livelihood, ito spinesify talaga ni Pangulo sa aming pagkukulong. Bilang pagmatagalang tulong, yung livelihood ay isa sa ayos. So, initially, ay magbibigay po ng cash assistance and then may assistance rin po. Tama! Tama na ba? Incidentally, ladies and gentlemen. Sa amin po, medyo okay naman po sa Haifa kasi medyo malayo po kami sa border. Pero ang nakakatakot lang doon yung mga pumasok na mga militante kasi syempre hindi mo naman sila mukha kasi pare-parehas naman sila. Kaya yun ang nakakatakot kasi yung sinasabi nila na intifada na kung sino-sino lang na lang sasaksakan nila. Yun ang nakakatakot doon. Hindi na po naging normal po eh. Yung takot po kasi na baka makarating sa amin yung mga Hamas. Kasi hindi ko po alam kung anong pwede pong mangyari. Na baka lumala o ano para makauwi na po ako kasi single parent po ako. Nangangamba po ako sa mga anak ko. Saka para po kung sakali, hindi mahirapan ng gobyerno na mag-repatriate ng sabay-sabay ng mga Pilipino po doon. May narinig po kaming bomba, tapos nagsirena po agad. So, yun po, may dala-dala po akong baby. So, tatakbo kami sa bomb shelter. Yun po, kaya... So, mga kan po, past years, nararanasan ko naman po yun, pero hindi siya ganun katindi. Pero ngayon po na may baby din po ako, yun po yung medyo scary po para sa akin. Sobra-sobra po. Hindi po kami kinalimutan, lalong-lalo po na po ng presidente, na kahit hindi pa kailangan, sinabi niya na po kagad. Saka simula po nung pag-alis po namin sa trabaho, pagpunta po namin sa DFA sa Tel Aviv, hanggang sa makauwi po kami dito, hindi po kami pinabayaan. Maraming Sir President sa inyong tulong sa amin. At ito, nakaligtas kami, nakauwi sa ating bansa. Maraming salamat.